Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga maswerteng nunal na matatagpuan sa ating mga hita na ito ay makapagsasabing ang taong ito ay magkakaroon ng magandang kapalaran o sila ay yayaman. Kahit kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa akin channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol sa ilang mga pampaswerte o mga ritual na dapat yung gawin para sa mga naglilipat o lilipat ng bagong bahay, lalo na ngayon sa taong 2021. Maghanda lamang ng mga sumusunod. Para naman sa pamilya, kung kayo ay Katoliko, una sa lahat ay ipapasok sa bagong bahay ang inyong mahal na patron o puon. Dahil ito ay magsisilbing inyong gabay at proteksyon. At narito rin ang dapat yung dalhin o ihanda kapag kayo ay lilipat sa inyong bagong bahay. Bigas, asukal na isang dakot, asin na isang dakot, 13 coins o 13 barya, palayok kahit maliit lamang ito, puting kandila, isang bote ng tubig, plastic na cellophane, yung malinaw o transparent, at bulak or cotton. At narito ang pamamaraan. Pagsamasamahin ang mga sumusunod sa palayok. Bigas na nakalagay na sa plastic na malinaw o yung transparent bago ito ilagay sa loob ng palayok. Isang dakot na asukal na nakalagay rin sa isang plastic. Isang dakot na asin na nakalagay rin sa isang plastic. Ang 13 coins o 13 barya na nakalagay rin sa ibang plastic na malinaw o transparent. Pagkatapos nyong malagay itong lahat sa loob ng palayok, ay kumuha kayo ng patungan o lameseta sa entrance ng inyong bahay. Sumunod ay ipatong nyo sa lamesa ang palayok na may laman na bigas, asukal, asin at yung 13 barya at yung bote na may tubig kasabay ng bulak. Tindihan ang puting kandila. At paalala lamang po na huwag papatayin ang kandila, antayin nyo lamang itong kusang mamamatay. At pagkatapos ay sambitin o sabihin ng 3 beses ang prosperity, success, and excellent health come to us, we deserve you, amen. At huwag nyo rin kaligtaan na sa unang araw ng paglilipat nyo ng inyong bahay, magluto kayo ng isang putahe ng ulam at ipamahagi sa katabi o kalapit ng mga kapitbahay para magkaroon kayo ng magandang pakikisama o pakikitungo sa iyo. So, nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basehan man o wala ang naging ritual o mga pampaswerte na ito sa paglilipat nyo ng inyong bagong bahay, lalo na ngayon sa taong 2021, ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin yung maman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na lagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-Chansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran sa ating buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay suswertihin o mamalasin sa linggong ito mula December 14 hanggang December 20. Para sa mga taong Aries, ang tao na laging laman ang iyong isipan ang siyang tao rin na palaging nag-iisip tungkol sa iyo. May balak siyang makipaglapit sa iyo, pero nakakaya pa niyang kontrolin ang kanyang sarili, mararamdaman mo ang pagnanais niyang ito. Ang iyong mga maswerteng numero, 11 at 17. Para naman sa mga taong Taurus, isang bagong pag-ibig ang sisibol sa pagitan niyo ng isang dating kaibigan.
ang muli ninyong pagtatagpo sa social media ang siyang magbubukas ng pintuan para sa inyo para sa isang bagong relasyon na puno ng excitement. Ang inyong mga maswerteng numero, 33 at 49. At para naman sa mga taong Gemini, love is blind. Ito ang depilasyon ng pag-ibig na iiral sa iyo ngayon. Dahil kahit anong kamalian ang makita mo sa kanya, ay patuloy ka pa rin mabulag-bulagan at patuloy mo pa rin siyang mamahalin kahit buong mundo pa ang kumontra. Para naman sa mga taong Cancer, kahit na gustong-gusto mo magpasya para sa isang mahalagang usapin sa pamilya, ay hindi mo gagawin na lampasan ang iyong asawa, lalo pa at ang maapektuhan anuman ang iyong maging desisyon ay ang kanyang mga kamag-anak. Ang iyong mga maswerteng numero, 45 at 46. Para naman sa mga taong Leo, kahit nalabag sa kalooban mo, ay wala ka ng iba mapagpipilian, kundi isuko ang relasyon na hindi ukol sa iyo. Sawa ka na at pagod ka ng ipaglaban, lalo pa at hindi mo naramdaman ang kanyang sinseridad na ipaglaban ka rin. Ang iyong mga maswerteng numero, 52 at 57. Para naman sa mga taong Virgo, ikaw ang magiging sandalan at tagapagligtas ngayon ng iyong mahal mula sa kanyang mga kaaway. Kahit hindi mo alam ang punot dulo, ay desidido ka na nakampiyan siya at ipagtanggol laban sa kahit na sinong kumakanti sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 1 at 2. Para naman sa mga taong Libra, ay may involve ka sa isang asawang tao. Natural lamang na makaramdam ka ng pagkapahiya at kirot sa damdamin, pero sa kapila nito ay manatili kang nakakapit sa kanya at sa tingin mo ay hindi mo pa siya makakayang iwasan. Ang iyong mga maswerteng numero, 20 at 32. Para naman sa mga taong Scorpio, walang sinuman sa iyong pamilya ang tututol sa bago mong karelasyon. Hindi dahil pasado siya sa kanila, kundi dahil alam nila na kapag kumontra sila ay hindi mo rin naman tatanggapin at magkakasamaan lamang kayo ng loob. Ang iyong mga maswerteng numero, 14 at 24. Para naman sa mga taong Sagittarius, kahit na ayaw mong pagkumparahin ang dati at kasalukuyan mong pag-ibig, ay hindi mo maiiwasan na gawin dahil sa laki ng kanilang pagkakaiba. Mahihirapan ka na pakisamahan ang bago kahit may isip mo ang iyong ex. Ang iyong mga maswerteng numero, 20 at 31. Para naman sa mga taong Capricorn, hindi mo mapipigilan ang bugso ng iyong damdamin sa oras na makita mo ang tao na nanakit sa puso mo. Ang kumprontahin siya sa kanyang nagawa, ang tanging makakapagpagaan ng loob mo, kaya ito ang gagawin mo. Ang iyong mga maswerteng numero, 46 at 66. Para sa mga taong Aquarius, hindi mo maiwasan na hindi magtampo sa iyong mahal dahil inaasahan mo ikaw ang kanyang kakampihan kaysa sa iyong mga in-laws. Pero mas pipiliin niya na pakinggan ang paliwanag nila kaysa sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 18. At para naman sa mga taong Pisces, hindi ka mawawala ng puwang sa puso niya. Kahit na hindi kayo nagkikita at nagkakasama sa ngayon ng personal, ay mananatili kang naman ang kanyang isipan at ganoon ka rin sa kanya. Tasalatiwala sa isa't isa ang inyong kakapitan. Ang inyong mamaswerteng numero, 5 at 10. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!